May pera naman ako. Malaki-laki rin kasi yung kinita ko sa sideline. Gumagawa ko ng camera, cellphone, TV, electric fan. Kayo, baka may mga sira kayong mga gadget. Ako yung gagawa. Libre. Basta sama niyo lang sa lakad niyo. Kaloka! Panira ng araw? Ikaw to mukhang sira eh. Ba't hindi mo kaya gawin ang sarili mo, di ba? Exit na ako. Bakit umalis yan? Dumating ka kasi. Wala naman akong ginagawa masama sa kanya eh, di ba? Gusto ko lang naman maging close kayo. Kasi sikat kayo, di ba? Ano nga ba pangalan mo ulit? Ah, ako nga pala si Frederico Jacinto. Fred na lang, para mas madali. Pasensya na, Fred, ha? Marami na kasi kami. Baka makaskip ka lang. Try mo sa iba. Guys, tara. Okay. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan yung tsura mo? Oo nga pala. Ganyan pala talaga yung tsura mo. Badrip na nga yung tao. Asarin mo palalo. Ito naman. Di na mabiro. Tayo-tayo na lang ganyan ka pa eh. Uy. Kambisyoso, hindi kita type ah. Wala lang talaga akong choice. Ikaw lang tropa ko eh. Ang gulo mo. Mauna na nga ako sa'yo. Bata ka pa! Uy! Hindi, bidi ko! Nagawa mo na ba? Sir, hindi po makakarating ang daddy niyo. Tinatanong ba kita? Hindi po. Sinasabi ko lang po kung anong pinapasabi niya sa akin. Radyo ko, sira na naman. Sige po. Daan ko na lang sa inyo bukas. Alam mo, meron kang natatabi dyan. Konti, tingin mo, no? Ibili lang akong patulog. Isa akong jeans. Ano? Nanay, wala akong pera dito. Sakto na ito para sa pamasahe ko bukas eh. Ganon? Wala kang pera? Sa dami na nagpapakumpuni sa'yo, wala kang pera? Damot mo ah! Nanay, hindi naman sa ganon. Pero... Pero! Wala pera-pera, magdamot ka. Alam mo. Lamunan mo ang kwarta mo! Tulong na ako. Pairan-pairan.
Pare, di ba parang sobra na ito yung ginagawa natin doon kay Songalit yun? Ha? Sino? Yung Federico? Wala yun. Alam mo naman si Alan pag tinopak. Pero wala pa rin yun sa ginawa namin sa'yo para makasama ka sa grupo, di ba? Ano mo lamang? Pininom niyo ako ng ihi niyo eh. Brotherhood tawag doon, bro. Kay Alan ka magreklamo, siya may pakananon eh. Eh, balak di bang tanggapin niya si Frederick sa tropa? Ang sa akin lang, ayoko nung makasali ng iba. Eh, kita mo naman yung itsura ng mokong na yun sa itsura ko, di ba? Magkapalit pa kami ng itsura. Malas ko lang. Sorry ah. Sorry, Master. Ikaw na. Gwapo mo eh. Sobrang pogi mo nga, pero wala ka pa rin naman binatbat kay Verna. Tagal nyo na naglolokohan eh, ano? Rule number two. Di ba sabi ni Alan, bawal pumutas ng katropa? Hoy! Umuwi ka na. Anong oras na eh? May pasok pa tayo bukas. Oo, sandali na lang. Matatapos ito. Kailan mo sasabihin sa kanila? Kung ano dyan, naramang problema eh. Gagawa ka lang ng isa eh. Alam mong bawa siya taan sa topa, di ba? Ba't mo ako sinagot? Eh, gago ka pala eh. Bakit ka nang ligaw? Iyaan mo na. Timing lang. May beer ka ba? Ay, no. Ay, hello guys. Baka pwede makishare dyan sa pwesto ninyo. Marami naman akong binili. Gusto nyo, share-share tayo. Ang daming pwedeng pwestoan. Sa iba na lang. Sobra ka naman pare. Iyan mo na. Sige Fred, maupo ka na dyan. Salamat. Uy, gusto eh. Sensya na. Sensya na. Oh. Ay, sige, pahingi ako ha. Ito. Sige po. Oh. Ay, salamat. Sensya na. Nga pala, pre. Nagagawin ka pa bukas. Gusto mo sumama sa amin. Punta ka sa gate ng school ng mga 5 PM. Time mo kami. Sundin ka namin. Tinga! Promise? Teka, anong sasotin? Formal. Kasi medyo formal yung pupuntahan namin eh. Di ba, guys? Formal? Maraming salamat. Promise, hindi ko kayo papayaan na ako naging tropa ninyo. Alam mo talaga, gagawin ko lahat para sa tropa. Promise ko sa inyo yan. Talaga? Lahat gagawin para sa tropa? Gusto ko yan, Fred. Gusto ko yan, Fred! Salamat, boss. Salamat. Oh, busin niyo na to. Sige na. Sayang naman. Sige po. Salamat na mag-iisip ako sa sasin. Kawawa naman yung tao. Titripan niyo lang eh. Bakit? Gusto mo kasamahan din do? O yan, babalik. Babalik ko. Oh. Dali. Guys, pasensya na. Hiniram ko lang kasi itong tray sa catering. Sorry guys, oh, busin nyo na. Sayang naman. Thank you. Okay. Boss. Sige po. Hilig mo sa ganyan? Siguro sa past life mo, multo ka. Sira. Pwedeng puro gimmick lang alam natin, no? Palibasa ikaw, puro porn ang binabasa mo. Ako pa? Tulog ka na nga, baka mamaya may magpakita sa'yong otlum dyan. Otlum? Ano yan?
Lodi, Idol, Wurpa, Power, Otlum, Multo, okay? Anong hanap mo? Saan pa yun? Dito ko lang nakita yun. Ano nga? Yung barong ni tatay. Barong? Anin mo? Kayo pa sa dakrusan! Ngayon naman eh. Ha? May pupuntahan ako. Party ng mga bagong kaibigan. Inimbita nila ako. Inimbita ka? May kaibigan ka? Sabagay. Mahirap paniwalaan. Ikaw nga nanay ko, hirap na hirap akong tanggapin. May tao pa kaya. Ay! Parang tatong to ah. Ano, ugot mo? Fred! Fred! Fred, magagawa ko lang itong TV ko eh. Naglolo ko na naman. Pwede po bang bukas na lang yan? May lakad kasi ako eh. May date ka? Gimik lang po ng tropa. Pero pwede po bang iwan nyo na lang yung pambayad nyo para may magamit ako mamaya sa lakad ko? Nabalitaan mo na ba yung nangyari dun sa dating bahay ang punan? Inawawala na naman daw at hindi na nakabalik. Talaga? Sus, dati nga eh, nalbihan ako mas malapit dun. Hmm? Grabe, alam mo, doon ako makatulog. Tapos alam mo ba, inaasong pa ako ng amo kong lalaki. Huh? Diyos ko, may multo pa. Kaya nga lumipat ako mas malapit dito eh. Unahin nyo kaya muna trabaho nyo bago kayo mag-chismisan siya. Thank you. Salamat. Uy! Buray mo na? Hindi ka mali nakapagsabi. Hindi ako prepared. Hindi talaga nakapaganda ng black dress. Black ay gusto mo? Pwede huwag mo nang magulo kung ayaw mo ikapagburulang ko. Uy, may red lang mayora? Pwede ba? Huwag na muna ngayon. Pumunta na ako. Thank you.
I think mali yung ginawa natin kay Frederick kanina. Hindi niyo naman siya tatanggapin sa grupo. Ano ito siya paglaruan? Kung hindi mo naman napalakaya yung ginagawa ng grupo, then go. You're free to go. Wala namang pumipigil sa'yo eh. Remember, this is my group. Kaya kung meron man isa sa inyo hindi na masaya, alis! Alis agad! Uy, ano mang ganyan? Mag-aaway-aaway ba tayo nang dahil kay Fred? Tama na. Nagkakapikula na kayo eh. I think, dapat na tayo mag-decide kung isasama natin siya. Exactly! Yun naman yung ginagawa ko ah. The point is, lahat kayo duman sa initiation. Tapos siya hindi. Tapos ano? Ako'y magbumukhang kontrabida at walang puso. Tama na. Tapusin na natin to. Kung sabi natin siya, bigyan ng final test. Pag pumasa siya, edi tatanggapin ko siya sa tropa. Kahit pangit siya. Kung hindi, sorry. Fair, di ba? Fair. Tignan lang natin kung makakaya niya papakuha ko sa kanya. Uy, si Fred. Fred! Uy, Fred! Alam mo kung hindi mo kaya yung mga pinapagawa ng tropa sa'yo, paano ka makakapasok sa amin? Alam mo naman kailangan dumaan sa mga pagsubok ang sino mang gustong maging miyembro, di ba? Suko ka na ba? Ganyan ka ba kahina? Hindi mo ba kaya sumubay sa amin? Wala pala to eh. Ano ba yung susunod na test ko? Isang gabi sa loob ng lumang bahay ampunan. Hindi kami tumatanggap ng mga katropa na tuwag at walang bayag. Multo lang yan. Matakot ka sa buhay, hindi sa patay.
kaibigan ako. Happy birthday mo. Ba? Dalawang oras siya nasa loob ba? Gago talaga yun. Si Dido. Ano ba yan? May bago na tayong tropa. Di ba may multo daw dyan? Shut up! Hindi nga! Uy, tumigil nga kayo. Para kayong mga bata. Daling maniwala. Base sa nabasa ko, dati daw yung ampunan. Daming kaso, daming issue, kaya nagsara. Lalo na dun sa paring namamahala. Daming reklamo, dami rin nagpakamatay, dami nagpatayan. Basta, daming kwento. Gago ka rin, no? Akala ko ba matinuha? Bakit kinananakot? Weh. Oh, shit! Umalis na tayo dito! Ayoko na dito! Hindi tayo alis. Mabuti pa punta na natin sa loob. Sabihin na natin na good time lang ang lahat. Alam mo, kanina ka pa. Gusto mo ba samahan yung gago na yun? Sige na, bumaba ka na. Samahan mo na. Hoy, Lan. Dali na, sige na, bumaba ka na. Kasi ko lang, nagbibiro lang si Dindo. Magkitropa tayo dito, di ba? Oo nga, Lan. Chillax lang, mga tol. Natakot na ako. Alis na tayo. Oo nga. Please, gano. Jessa, nakita mo ba si Fred? Kanina ho. Nagmamadali nga po eh. Hindi nga ako pinansin eh. Saan nagpunta yung batang yun? Ano nangyari kay Fred? Sabagay, bagay siya sa malaking lumang ambunan. Kasama ng mga multo. Kasalanan natin to eh. Mali naman talaga. Ito na naman si Kapitan Konsensya, tagapagtanggol ng mga naaapi. Where's the sense in your humor, man? Chillax! O nga, Dindo. Panghira ka ng mood eh. Sensya na, ha? Hindi naman kasi talaga tama. Ginawa natin din sa tao. Hello! Eh, ang tanong, tao ba yun? Eh, mukhang ingrown ko lang yun sa paan na natuto maglahat at magsalita. Alam mo, simple lang naman to, Brad, eh. Uulitin ko. Grupo ko to. Wala naman pumipigil sa'yo, eh. At kung meron mang isa sa inyong hindi na masaya, malaya kayong kumawala sa grupo. Pero yung mga reklamador, mahina, pasensya ko sa mga ganyan eh. Wala naman tayong problema. Diba, Dindo?
nangyari doon? Dapat andito na yun yun, tangali, no? Sino? Si Alan? Si Fred. Wala naman akong pake kay Alan, no? Pag kinagkaangasan kayo, ganyan ka na? Wala yun. Yabang lang nun, no? Tama na nga yan. Mamaya marinig ka pa nun. Away na naman. Guys! Look! Hindi. Pasensya na, pwede mo magtanong. Kilala niyo ba si Frederico Jacinto? Fred yung tawag naman sa kanya. Anak ko, medyo nakasalamin na payate na may pagkalampa. Opo, kilala po namin siya, mga kaibigan niya kami. Ay! Salamat. Hindi kasi siya umuwi kagabi eh. Nagpaalam na pupunta ng party. Eh, wala pa siya hanggang ngayon eh. May birthday party po kasi ng kaibigan namin kagabi. Pero maaga po kami muwi. Mga 9 PM po. Ano ba? Di ba kasi siya nauwi? May pinuntahan pa ba kayo? Ay, wala na po. Nagsiuwian na po kami pagkatapos. Baka naman po nasa inyo na po siya ngayon. Opo. Marami po yata siyang nainom. Kaya ganun. Nako, hindi marunong uminom ang anak ko. Wala kang bisyo yun eh. Kundi libro. Kaya pala hindi siya uminom kagabi. Total, spaghetti at soft drinks na ang handa. Hindi nga siya uminom soft drinks eh. Ay, gay! Paborito niya yun eh, lalo na yung spaghetti. Yun! Yun ang sinasabi ko sa inyo. Halos siya yung nag-ubos ng soft drinks at spaghetti doon. Di ba, guys? Sobrang takaw ni Fred. Sobrang takaw? Sobra! Nay, mabuti po. Mauna na po kayo, baka nasa bahay na po si Fred. Nakas po kasi ng ulan kagabi. Baka nahirapan lang po muna kung sasakyan. Siguro nga. Salamat ha. Natutuwa naman ako at may mga matitinong kaibigan si Fred. Lumaki kasi yan, walang kaibigan eh. Kasi nga lampa, laging niloloko. Eh, tapos nagtatampo pa sa akin kasi akala niya hindi ko siya mahal. Akala ko niya hindi ko siya tanggap. Konting drama lang sa buhay. Pero salamat ha, maraming salamat. Spaghetti at soft drinks? Really ha? Ano tayo, elementary? Sana sinama na niya yung masot sa kwento para kumpleto. Ito kasi si Erwin eh. Sinama pa yung inuman sa usapan. Nag-aalala na nga yung nanay. Tapos sasabihin mong naglasingan pa tayo kagabi. Yun naman talaga ginagawa natin ah. Lagi tayo nag-inuman. Malay ko ba? Kita niyo na yung bunga ng kagagawa natin kagabi. Ngayon, ang gagawa natin. Napin natin si Fred. Ha? Ano? Babalik tayo dun sa lumang bahay? Excuse me, kayo na lang noon? Never! Saka isa pa, I'm sure, hindi naman siya mumultihin doon kasi kamukha na yung mga multo. Verna, huwag kang mag-alala. Sasamahan naman kita. Gago! Mas nakakataot ka pa kasama kaysa mga multo eh. Okay, sama na yan. Settled na. Pupunta tayo doon. Ano? Saan lakad? Sa tama.
Uy, huwag kang praning. Guys, hindi na to nakakatuwa. Lumabas na tayo habang maliwanag pa. Paano si Fred? Hayaan na natin siya, no? Hindi naman talaga ating kaibigan yun, eh. Sorry na lang sa kanya, tanga-tanga niya. Exactly! Pinakita lang niya talaga hindi siya bagay sa tropa natin. Sana naman dito may gustong sumama siya. Baka type. Hoy, tama na yan! Lumabas at sayo dito, natatakot na ako eh. At saka, wala kang pakialam sa pangit na yun, no? Let's go! Al, ganito! No, don't touch me! I'm here! Sa inyo. Akala ko magkakatiwalaan ako kayo. Pare-pareho lang kayo. Mga wala kayong kwentang tao. Pagbabayaran niyo kung anong ginawa niyo sa akin. Hindi ko kayo papatahimikin. Magsisisi kayo. Magsisisi kayo. Paparaning ka na naman. Kung patay yun, dapat may bangkay. May nakita ba kayo? Wala naman, di ba? Wala tayong kasalanan. Nang uto tayo, nagpa-uto siya. Wala ba tayong gagawin? Baka pagbintangan tayo. Tayong huling kasama. Baka may nakita sa atin. Ang magkakaibigan, ang tutulungan, ibig masabihin. May picture ka ni Fred, di ba? Ito lang gagawin natin? Magdikit sa poste at manawagan? Para parang hindi mapagbintangan? Alam mo, kanina po ako nagtitingpi sa'yo. Kasi pinapakita mo na parang ikaw lang may konsensya sa grupo at ikaw lang walang kasalanan. Umulik tayo sa ampunan. Walang lalabas kahit hindi natin nakikita si Fred. May ori kasi nung may kasama ako sa grupo na duwag at walang bayag. Thank you.
Fred? Fred, nandiyan ka ba? Bakit pa kasi sumama-sama dito eh? Ang tsaka-tsaka ng manugaw na to. Kapit ka sa akin, Verna, pagtatanggol kita. Ha? Kung ikaw, Vin, lang, doon na ako sa mga multo, no? Pareho naman kami yung pogi niyan, ah. Guys, exciting, no? Basta kung makapunta sa haunted house. Talaga? Mag-ingat ka, baka last time mo na rin to. Bakit? Hindi mo malabog sa akin eh! Talaga? Panay hawak nga ng hawak eh. Sinabi lang ang bawal, hawak ng hawak pa rin. Ano to, traiduran? Ano pa problema mo? May relasyon ba kayo? Guys! Guys, sige ninyo! Pare mo kami, Fred. Sorry. Sorry talaga. Paano kung sa sobrang galit na sa ginawa natin, kaya siya magpakamatay? Wala tayong magagawa dyan. Nangyari na eh. Guys, wala tayong masalanan. Okay? Nang-uto lang tayo. Nagpa-uto siya. Wala tayong gagawin? Wala ka na mas wala tayong gagawin? Ano ba gusto mong gawin? Siguro hanapin lang yung bahay nila. Wala't sinanin niya kung nangyari. At saan aaminin natin tayo may gagawin kung ba't nagpakamatay anak niya? Wala ka na magkakama nun. Hindi ikaw mag-isip na gagawin. Leader ka dito, di ba? Grupo mo nga ito eh, di ba? Sumakas ka lang yun. Baka kasumusunod kay Fred. Exit na ako. Kumaaw dito eh. May epal. Ang bangkay niya. Oo nga. Kasi naman, papamatay lang. Doon pa sa minuto. Pero kawawa yan talaga. Thank you.
Napatalsik ang paring si Father Esty dahil sa pamumulesyo niya sa binatilyong nasa ampunan. May ilang nagsumbong, may ilang nagpakamatay. Natagpuan din ang pari na nakabitin ng walang buhay. Mula noon, hindi na naging matahimik ang abandonadong bahay ampunan. Nila ang tanga, pare. Pinaasa sa wala. Ano bang pinaasa? Hindi ka nga pumorma, di ba? Torpe ka kasi. E paano pumorma? Ang linaw ng sinabi nila, di ba? Rule number 2. Bawal pumatos ng katropa. Para nakita mo lang na inawakan ni Verna si Erwin, eh, inisip mo mag-shot agad? Nasa lumang bahay tayo. Siyempre, babae yun. Matatakutin. Eh, pwede naman siyang kumapit sa akin, di ba? Mas matcha naman ako sa Erwin na yun. Pero mas pinili niya yung mukhang tokwa. Tama na nga yan. Pasok pa tayo bukas, gago, matulog ka na. Sabihin mo yan sa kanya. Dindo, gago ka, huwag mo akong takutin. Dindo! Dalawa silang namatay. Sunod-sunod. Ikaw. Ako. Sigurado na ako tayo nakasunod dito eh. Hindi tayo patatahimikin ni Fred. Saan yung burol? Kailan tayo pupunta? Pag hindi natin pinuntahan yung dalawa, pumultuhin tayo. Kahit niloko nila ako, kahit hindi kami naging ni Verna, kaibigan pa rin natin sila. Gago lang naniniwala sa multo. Kailangan may gawin tayo. Tayo, dahil mong gustong gawin. Ano? Samahan niyo ako sa lumang bahay. Baka nandun ang sagot sa gulong ito. Sige, mauna ka. Talaga matapang ka, Alan. Sumama ako. Ano, otang ha? Nadamay mo pa ako. Pupunta ako doon para ano? Shhh! Bahala kayo dyan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero hindi mo mapapabalik dun. Ang
ang gagawin natin? Ang multo ay mga kaluluwa na hindi naka-move on. Imbis na dapat pumalawad na sila sa lupain ng mga patay. Para silang natigil sa gitna. Para silang na-stranded sa biyahe. Hindi makausad. Hindi maka-atras. Walang masakyan papunta. Wala rin masakyan pabalik. Stranded. Ganun. Ganun? Ganun. Eh, ba't po sila na-stranded? Nagka-jeepney strike po ba? Seryoso na to. Malukuhan eh. Alam mo, seryoso, ayoko pa mamatay. Tapos sabihin nito, hindi sila naka-move on, na-stranded lang. Sir? Ano po bang dahilan upang kaluluwa ng isang namatay ay maging multo? Isang dahilan, yung hindi niya pa oras mamatay. Kaya lang may nangyari. Humiwalay na yung kaluluwa niya sa katawan. Nung babalik na siya, hindi niya kaya. Nagka-problema. Ganun. Ganun? Matutulungan niyo po ba kami? Saan ba to? Sa lumang ampunan. Panganib. Alam ko yung lugar na yan. Alam niyo yung lugar na yan? Ang tungkol sa pare? Isang minulest siya. Nakikiusap po kami. Please, tulungan niyo kami. Papahama kayo. Baka mas marami mapahama kung di kami kikilos. Nakikiusap po kami. Tulungan nyo kami. Please. Tulong sa akin. Simula na tayo. Kulit nyo, ah. Tignan natin kung malabas pa kayo ng buhay dyan. Iwanan ko na kaya sila. Paliwanag nga ulit kung ba't natin itong ginagawa. Punta tayo dito para di ka paglamayan. Tsaka para na rin matahimik yung kaluluwa ni Fred. At pag nandito ngayon, multo, nandihingin tayo ng tawag.
Eh, kaso nga pala yung si Sir Ben. Diyos mo maglakan nun. Matagal ko na dapat ginawa to. Ang dami ko nang naririnig. Ayoko na sanang balikan, pero siguro kailangan mo na rin ng katahimikan. Anday mo ng buhay na sinira. Nagtago ka pa sa damit ng pari, pero asal demonyo ko naman. Panahon na para matapos ang kasama mo. Umalis ka na sa bayang puno na to. At huwag ka na magdamay na iba pa. Damay-damay na tayo. Hinahiyarin niyo ako? Kayo ang nagtulak sa akin, kaya naging impyerno ang buhay ko. Wala nang katapusan to. Tinuring kitang hindi ba? Pero isa ka sa mga nagpahamak sa akin. Ikaw sumira ng buhay namin. Magtiwala kami sa'yo. At magtitiwala ako sa totoong Diyos. Natutulungan ako para katahimikin ka. Ikaw ang malinig! Do. Takot ka ba? Ha? Ikaw? Di, oh. Talaga? Oo naman. Ano ba yun? Ang alin? Nagsabi nang talaga. Talaga? Nagsabi nang talaga kanina. Talaga? Sir Ben. Nasaan na siya? Patay na yata. Ba't ganyan din ang mangyayar sa inyo? Patahimikin mo kami! Patahimikin mo kami! Yun ang gumpala niyo mo dito! Ano na hinita kami dito? Dari sa isang kapya kami ulit! Move ka na lang! Tawahan din ako! Ang mga sinasabi mo, Alan! Hindi ako siya! Ako! Si Firesy! Sa akin ang gumpala na ito! Kamunod dito! Huwag na rin niyo kami nagpakiramahan! Sa akin na rin si Fred na kahit di ka ninyo. Ikaw! Kayong lahat! Hindi ko alam kung sinasabi mo! Sino na akin na talaga ang ulo! Akin kayong lahat! Akin kayong lahat! Akin kayong lahat! Sa akin kayong lahat! Sa akin kayong lahat! Kaya lahat kayo pupunta dito.
Sa akin na kayo! Ano ang sasabi mo? Sa akin na kayo! Mamatay ka na! Tama na! Hindi ko alam kung sinasabi mo! Hindi! Father galing ang krus. Sabi niya, habang nasa akin ang krus, ligtas ako sa lahat ng kapahamakan. Hindi ko alam na isa pala siya sa kapahamakang sinabi niya. Isa ako sa mga biktima niya. Tumakas lang ako dito sa ampunan nun.